our channel, this is Jean. Ngayon, mag-first impression review ulit tayo. Before ako mag-start talaga, kung may mga naririnig kayong ingay sa background, kung may sumisigaw-sigaw, hindi ko sure kung gano'n siya maririnig sa camera. Sa video. Pero kung meron kayo naririnig, pasensya na, holiday ngayon, wala pasok ang mga bata at maingay. Alright, so yun. So today, I'm going to do a first impression review nitong product na to. Fashion 21 two-way cake with papaya extract and SPF 35+. Meron akong review nito, nitong with tea tree oil and itong classic or yung regular nila na two-way cake. If you want to watch those first impression videos, I'll have them linked down below. Kasi yun, nauna na sila. Ito na yung third variant dito sa product line na to. But again, this was sent to me by Fashion 21 Philippines for a product review or product feature sa blog ko. I'll have the link down below, but it's jeanquiambao.net. But of course, as always, honest reviews pa din yung ibibigay ko. And kaya nga siya first impression review para makita talaga. Makita nyo yung actual reaction ko sa unang gamit. And yeah, para matesting ko din talaga kung okay ba siya talaga. So, Fashion 21 is a local brand. Itong product na to, made in Taiwan. 195 siya pag binili nyo sila sa mga Fashion 21 counters, sa malls nationwide. And it has a net weight of 11 grams. And for that price, okay na siya. I got the shade number 2 dito sa packaging niya. Ayan. Ayan yung number niya, and then sa likod, yung actual product packaging or nung compact, meron din, ayan, number 2. So, this variant claims to help lighten your skin tone, kasi may papaya extract daw siya. At may tumatawag na bata sa akin, wait lang. So, parang it helps you achieve a naturally white and glowing skin. But I guess that's more of a long-run effect. And it also has natural shades. So, itong variant nila na to, more of natural yung shades na in-offer nila. If you're really particular sa mga ingredients, it does have parang silicones and paraben. Pero, you can see the list of all the ingredients here sa box packaging niya, and meron din dito sa likod ng compact. Basically, dun sa kasi sa product line na to, halos same ingredients lang sila. Nag-iiba lang sila kasi per variant, para may isang special ingredient. So, for this one, yung special ingredient niya is yung Carica papaya extract nga, which is, alam naman natin lahat na papaya extract is one of the parang ingredients na mga whitening products. So, same lang siya ng packaging for all the variants or for the whole product line, itong two-way cake foundation. It comes in this compact. And itong variant na to, kulay orange lang siya. Plastic siya. And pag binuksan mo, ito yung compact na separate yung lalagyan niya ng sponge. Ito yung sponge na kasama, malinis kasi hindi ito yung ginamit ko today. And same na meron pa rin parang mga bilog-bilog dyan para at least hindi madaling mag-slide yung sponge. And then, pag angat mo nito, andito na yung mirror and yung pinaka-pan or yung pinaka-powder or yung two-way cake foundation niya. Yung number 2 na shade, as you can see, parang natural na natural talaga yung kulay niya. Beige talaga siya. Hindi siya yellowish masyado. Hindi siya ma-pink. Hindi siya parang sobrang puti. Ito sa 4 variants, ito yung parang pinaka parang dark or natural. Pinaka-natural na color or yung shade. Maganda yung cake foundation na to. Hindi siya sobrang tigas. As in, marami ka agad na mapipick up na product. So, ayan. Tinwipe ko lang siya very lightly. Powdery siya, pero hindi siya super duper powdery. Pero hindi rin siya yung tipong sobrang tigas na wala kang makukuha product. So, it's a nice formulation nitong cake foundation na to. Scent, again, parang creamy. Medyo vanilla, pero hindi masyado. Super light lang niya. Pag sininghot mo siya dito, maamoy mo siya. Pero pag in-insert ko mamaya yung clip, I also said na light lang siya, hindi siya buttering at all. So, ito yung nasa face ko ngayon. Ito yung ginamit ko sa makeup ko today. Okay, so ngayon, insert ko na yung clip nito na nung in-apply ko siya for the first time. As always, ito ang aking bare face. Medyo mukhang oily lang siya kasi nag-moisturizer ako ngayon. Pero na-absorb na ito ng skin ko kasi kanina pa ako nag-apply. So, still, pinaka-driest part pa din ng face ko is yung dito sa under eye area. Tapos, medyo dark din siya.
And then, marami akong blemishes pa din, or yung mga pimple marks. Wala akong pimples talaga. Ay, meron dito maliit na maliit lang. Redness, meron akong slight redness dito. Under, sa under eye or sides of my nose. And, itong mga sugat ko na to, hindi na sila, actually magaling na sila, hindi na sila sugat. And I have a combination to oily skin type. Usually dito ako nag-oily sa T-zone, pinaka-concentrated sa nose or tip of my nose. As you can see, I have a medium skin tone. I'm going to apply this using the wet method. So I have a slightly damp sponge. Apply ko muna dito sa right half of my face. Parang medyo maputi siya. Pansin ko na agad sa camera talaga yung ano niya, na medyo may white cast siya kasi may SPF 45 siya, diba? Pero dito sa mirror ko, sa harapan ko, wala siya. Hindi siya masyadong halata. Sa camera lang kasi, as always, I'm using two artificial lightings in front of me. So, yun. So, madali siyang i-apply. Yung amoy pala niya, wala masyado. Medyo parang may parang creamy, powdery scent, pero super duper light lang. Hindi mo siya maaamoy talaga habang ina-apply mo sa mukha mo. Ano, siguro, simutin mo lang bongga yung sa sponge. And yan, basically, that's one layer of the product on my face. Ito yung wala. Ito yung meron. And maganda yung coverage, maganda yung finish niya. Siguro kasi maganda rin yung moisturization ng face ko ngayon. So, mas madali siyang i-apply. Smooth lang siya. Walang, hindi siya mahirap and hindi siya nag-patchy. And as you can see, pantay naman yung application niya. And with one layer, hindi niya na-cover yung blemishes or yung itong mga dark spots ko. You can still see them. Pero yung redness, medyo nabawasan naman na. Yung darkness under eye ko, yan, medyo nabawasan din siya. Yung color niya, or yung shade nito, obviously, light siya sa akin. Pero hindi naman siya super duper light. I think medyo mag-okay pa to later kapag nag-oxidize na talaga. By the way, hindi pala ako na-mention. Hindi ako nag-primer. Moisturizer lang talaga. Kasi I want to see yung full performance na tong product na to without any other products. So, parang basic skincare lang. So, I want to see how it works on its own lang. Kaya hindi ako nag-primer. Apply ko na rin sa leeg ko, para naman medyo magpantay. So, ayan, that's my face and neck with the powder. Okay naman siya. So, ito yung kamay ko, diba? Alata mong magkaiba sila. So, I'm going to try to build up this foundation. Actually, okay na yung coverage niya. May ko na lang muna kung makakatulong siya sa pag-cover ng mga dark spots or dark areas sa mukha ko. So, kasi hindi ako magko-concealer ngayon. Para, wala lang, para makita ko lang talaga kung paano ito. So yeah, medyo nakatulong naman siya sa darkness under eye ko. Buildable naman siya at hindi naman siya nagtitake. Same with other variants itong cake foundation na, itong two-way cake foundation na to. Hindi talaga siya nakaka-cover ng ano, ng blemishes or yung mga dark spots kasi hindi talaga siya full coverage. Nabibuild up siya pero hindi pa din. Okay na ako sa ganito. Sa ganitong coverage. Matte talaga yung finish niya since powder nga siya. And wala namang shimmer yung powder. So matte talaga siya. And medyo flat talaga siya. Maganda yung coverage niya. Maganda yung finish niya. Hindi siya cakey talaga. Hindi siya parang patchy or hindi naman mukhang blotchy talaga yung mukha ko. Hindi ko alam kung sobrang laki lang talaga ng pores ko ngayon. Pero parang hindi niya masyadong, kasi yung ibang variants nito talagang hindi masyadong halata yung enlarged pores ko. Parang na-minimize naman niya ng konti, pero pag sa camera, pag ganyan, hindi naman ata masyadong halata. Pero pag malapit, medyo kita mo pa din. Driest part ng face ko, which is my under eye area, hindi naman niya sobrang na-emphasize lalo yung pagka-dry ng under eye ko. It's still dry, pero kung ano yung itsura niya kanina, even with the moisturizer, ganun pa din naman siya. Hindi naman siya sobrang nag-dry up talaga. Hindi niya na-emphasize yung dryness. Itong sa sides of my nose, which are the driest part, usually yun nagsisettle yung mga face makeup ko. Hindi naman siya nagsettle ng bongga. Right now, it's 12:08. I'll be doing random check-ins na rin within the day para matignan natin kung ano yung oil control niya, yung lasting power niya, and yun, basta yung iba pang
bagay. So this is my full makeup tapos na ayun na siya. And mag-contour lang ako ng konti para lang magkaroon ng dimension yung mukha ko kasi nga matte powder siya, sobrang flat niya kanina. And ayan, para lang hindi naman mukha tayong shop-out. So yun. So it's been an hour after ko mag-apply talaga. And medyo nag-oxidize na siya. Though medyo parang medyo light pa din siya on my skin. I mean, medyo light pa din siya than my normal skin tone. Napansin ko din pala, di ba kanina sabi ko, hindi naman siya doon sa drying. But, tapos kanina, wala naman talaga siya. I mean, hindi siya nagsasettle kanina sa dry areas ng face ko. Pero after an hour, medyo nagsettle na siya dito. Kasi nga, may sugot ako dyan. So, dry talaga yung part na yan. And sa sides of my nose, meron na din. Yeah, pero okay lang kasi hindi naman siya ganun kahalata. Ipong pag nilapitan mo lang talaga, tsaka mo lang siya mapapansin. And yung sa size of my nose, madali lang. Biniblend out ko lang using my fingertips. By the way, hindi na ako gumamit ng setting powder or translucent powder on my face. Talagang itong foundation lang yung meron tayo ngayon. Or yung meron ako ngayon. It does have SPF 35, so we'll see kung meron siya ang flashback or may white cast. I'm going to do a flash photo ngayon. So, yes, meron pa din siyang konting white cast. Pero konti lang naman, hindi naman sobrang sobrang puti na nung white cast niya. Actually, ngayon, pag sa mirror lang ako nakatingin, okay lang siya. Okay lang yung color niya or yung shade niya for me kahit medyo nag-oxidize na siya. Pero since I'm using artificial lighting na nakatapat sa akin, sa camera, mas maputi talaga siya kasi medyo nagpa-flashback talaga siya. Pero okay lang yung white cast, hindi masyadong bothering, hindi naman yung lutang na lutang yung mukha mo. 4 o'clock na ng hapon, it has been, what, 4 hours since nung nag-apply ako ng... As you can see, nag-oxidize pa siya ng konti, konti lang. So, medyo nag-darken pa siya ng konti. You can see na meron na siyang, may konting sheen na siya, hindi pa talaga siya shiny. Hindi pa siya mukhang oily na oily. Pero yeah, medyo nakikita ko na medyo nagbe-build up na yung oils. But it's still tolerable. I don't really feel the need to blot pa. 5:46 na. Almost 6 hours na since nung in-apply ko tong foundation. And hindi pa siya super oily. As in, tolerable pa talaga to sa akin. Hindi naman sa super drying niya. Pero yung mga dry areas ko, slightly lang na-emphasize niya. Ngayon, napansin ko na nag-crease na ako dito sa under eye area. So, ayan. And sa sides ng nose ko, nag-crease na talaga siya. And, yeah, sabi ko nga, usually tolerable pa tong ganito. Almost 6 hours, medyo okay naman yung oil control niya. But for the sake of this review, magbablot na ako. And I'm using a new blotting sheets ngayon. Itong Gatsby. Pala sa nose ako nag-start. Pero yan, sa nose. Ang dami talaga palagi sa ilong ko. Yan talaga sila naiipon. So, ayan. Pusin ko lang muna. Kadiri, parang ang dami-dami masyado. Ayan. So, ayan na yung nakuha niyang oil. Parang sobrang dami. Pero, nung hindi ko pa siya binablot nung sa mukha ko pa lang, parang hindi naman super duper dami. After 6 hours, tolerable pa siya sa akin. So okay yung oil control niya, pero yeah, medyo marami na rin na-produce na oil yung mukha ko. Pero at least hindi siya yung super duper obvious na oily at hindi pa naman nahulas ng bongga yung makeup. Though yun nga, medyo nag-crease siya dun sa mga dry areas ko. You can always retouch din, pero ako hindi na ako mag-retouch ngayon kasi yeah, meron pa ako nakikita ng makeup, hindi pa siya hulas, and I think it's still enough naman. Okay pa siya. Hindi na ganun ka dami yung oil buildup niya nga, kasi 2 hours pa lang naman since nung nag-blot ako kanina, pero sige, mag-blot na din tayo. So yun, again, hindi ako nag-retouch kanina. Kung ano lang yung natira dun sa product after ko mag-blot, yun na lang din talaga to. And as you can see, meron pa din naman siya. Medyo nakakontrol pa din yung oil kahit papano. Although, doon sa mga oiliest part ng face ko, like the tip of my nose, talagang medyo nahulas na siya doon. But the rest of my face, meron pa din siyang coverage talaga.
And ito lang yung nakuha niyang oil this time. Konti lang. Compared dun sa kanina. Ito yung kanina. Ayan. Diba? Pero bago tayo mag-conclusion, kung napansin nyo, naiba ang itsura ko ngayon kaysa sa kanina. That is because I'm filming this on a very different day. Sobrang tagal na. Last night, I finally got the time to edit itong review na to sana, itong first impression review. And then, when I got to the part na yung last part na dapat, conclusion na dapat, ang dami ko na na-edit, conclusion na yung susunod, I really couldn't find the clip of it. As in, hindi ko alam kung hindi ko na siya na-record, pero naaalala ko na tinapos ko talaga yun, yung review na yun. As in, nagdadaldal ako, so baka hindi lang naka-record. Or, na-record ko, pero nawala ko yung clip. Either na-delete ko, hindi ko nalipat, hindi ko na-backup, ewan, wala na, basta. So, this is me ngayon. I have to film at least this part again. Pero okay na yung kanina, at least may idea na kayo ng first impression ko talaga. Buti na lang, I have my notes here. Ganyan ginagawa ko kapag nag-review ako, kahit first impression review, nag-note ako. Para alam ko, hindi ko siya, para hindi ko makalimutan. Para pag binlog ko din, hindi ko makalimutan. Tapos, pinanood ko na lang yung edited, yung na-edit ko na, yung first impression review video, supposedly. So, ibibase ko na lang din doon yung mga sasabihin ko kasi, syempre nakalimutan ko na, last year pa yun, anong pecha na, diba? Ang galing-galing ni Jane. This is a good product. Itong variant na to, ang pinakagusto ko sa kanya is yung color selection niya. Kasi yung previews to, like yung classic nila and yung weekly oil, sobrang puputi nung mga yon and sobrang pink undertone sila. This one, on me, medyo weird nung kulay niya. On my skin, it's not the best shade for me, I think, and product for me, I think. Pero yung shade niya, and I believe yung shade selections nito, they have 3, 1, 2, 3. I believe mas okay sila. Almost Filipina skin na medium lang. Medium yung color, parang ganun. Or morena, ganun. Madali siyang i-apply. It's buildable. Light to medium coverage lang siya. As you can see, mayroon pa rin mga blemishes na peek through. Kita pa rin sila yung mga acne scars ko. Ayoko lang dito sa variant na to. Compared to other variants, ito medyo na-accentuate. Mas na-accentuate niya yung skin textures ko, at least sa akin. So, siguro kung hindi ka ganun ka-flawless like me, I have enlarged pores, minsan may mga dry spots ako, I have fine lines, ganyan. So, ma-accentuate niya yun. Hindi naman ganun ka-grabe, pero kumbaga hindi niya nalilesen. Then, the undertone for me, for my skin specifically, is yun nga, weird siya. Hindi ko alam. Parang, akala ko nga ito yung best tignan sa mukha ko. Pero minsan, ewan ko, basta parang, hindi ko alam ko yun. Ano ba? Ano sa tingin niya? Mukha ba siyang okay sa akin o mukhang hindi okay? Minsan parang feeling ko, parang ang puti-puti niya sa akin. Minsan naman feeling ko, parang ang iting-iting niya sa akin. Hindi ko alam talaga. And another thing is yun nga, it tends to settle on your dry spots after a while. Sa umpisa, hindi. Sa umpisa, maganda yung finish niya. Parang smooth lang yung coverage niya. Sa umpisa, hindi niya na-accentuate yung skin textures niyo. Pero, unlike yung ibang foundation or ibang cake foundation na kapag nag-mix na yung skin oils, natural skin oil mo sa product, yung iba gumaganda yung kapit niya or yung finish niya mas gumaganda. Ito hindi. Mas na-accentuate nga niya. Yung textures, tapos nagsasettle na siya sa lines, sa fine lines, sa mga dry spots, yun lang. But if you have a flawless base, I think this is okay. And I'm not sure kapag sa ibang skin kung mag-oxidize siya. Pero sa akin, since I have a slightly acidic skin, nag-oxidize siya sa akin. Pero hindi siya ganun kagrabe naman mag-oxidize. But the best thing that I like about this, for this variant, is long-lasting naman siya kahit paano. It's not the most long-lasting variant they have on this line. Pero, mas long-lasting siya kasi sa classic. But not as much as yung with tea oil. I think this is good for with normal skin na mga morena, yun nga. Ito lang kasi talaga yung shade na may pagka medyo deep or dark sa lahat ng variants nila.
But if you have medyo problematic skin like mine, yun nga, may mga enlarged pores, ganyan, dryness, yun, medyo tagilid tayo dun sa part na yun. But I guess if you have a normal skin, wala ka masyadong problema kung hashtag blessed ka. Yun, gamitin mo to. So, yun nga, long-lasting siya. Pati yung oil control niya, okay din. Like, for example, nasa office ka lang, nasa air-conditioned room ka lang, wala ka masyadong ginagawa, hindi ka napapagod, hindi ka pinapawisan. Okay siya, it can last up to 5 to 6 hours of oil control, hindi pa ganun ka-shiny yung mukha mo nun. You can see, Ashlyn, pag nag-blot ka, may makukuha ka ng oil na medyo marami, pero yung itsura niya, hindi pa ganun ka oily-oily tignan, at hindi pa siya agad mahukulas. 5 to 6 hours, if, yun nga, minimal activities. Lasting power, sa akin, it lasts up to 8 hours. Same condition, so wala mo siyang ginagawa, hindi oily, hindi mainit, I mean, hindi mainit. Hindi ko pinapawisan, hindi ko kapag pinapawisan ka, syempre powder lang, syempre medyo kamabawasan yun, bababa yun konti, pero yun nga, kung office girl ka lang or school girl ka lang na nakaupo ka lang almost the rest of the day, okay naman siya. Pag nakita mo na medyo oil ka na, snag-vlog ka na, mag-retouch ka na din, kasi after nun, mas prone na siya sa oil at sa paghuhulas, so mag-retouch ka na lang. This is a two-way cake naman, so pwede mo siyang retouch as dry lang. Dry lang yung sponge mo, tapos pat-pat lang ganun. For its price, 195 pesos. Local brand pa, local product. Again, kung wala ka masyadong problema sa skin mo, at kung yung shade mo, pasok na pasok dito, this could be a good product for you. So that's it for my review. Sorry, hindi na siya ganun ka-first impression yung buong video. Well, at least, the most part of it naman, first impression pa din naman, as you probably watch or see before kayo dumating sa part na to. Essential na wala na talaga yung clip na yun. But yeah, I still have one more product. Na-review ko na to, pero I mean, I still have this to upload or publish. Ito naman, ito na yung last for this line. This is the With Milk Moisturizers naman. Stay tuned for this review. If you want to see side by side, kasi apat sila. Comparison ng apat na variants from this product line, I'll have the link of my blog down below. Yung blog post ko na yun, those are based on me using those products for at least a week each variant. So yun, hindi na yun first impression review na talaga yun. Pati comparison na din sila. Sana makatulong kahit papano para hindi kayo masyadong mahirapan mag-select which variant is the best for you. I'll have all the details down below. Kung may nakalimutan man ako, lahat ng links nasa baba. Everything will be down below sa description box. Check that out. Watch my other two reviews and stay tuned for the next and last variant. So yun, thank you so much for watching. Give this video a thumbs up if you like this video, kung nakadulong. At kung gusto niyo mga ganitong klaseng videos for me, subscribe to my channel para mapanood nyo yung mga susunod ko pang mga videos. And by the way, I have a giveaway ongoing. Check out my other videos if you want to join my giveaways. Ganyan. So that's all for this video. Thank you so much for watching. See you again on my next video and bye!